Narinig nyo na ba ang lakang pera virus? Yan ang nauuso ngayon. Kaya nako, nako, mag-ingat, mag-ingat ng doble-doble. Palaging maghugas ng kamay, palaging gumamit ng hand sanitizer, palaging magbaon ng alcohol para makaiwas sa virus na yan. Delikado yan at maraming sintomas. Ito yung mga sintomas niya, ipapaalam ko sa inyo. Palagi bang masakit ang iyong ulo? Nako, yan ang pangunahing sintomas niya ng lakang pera virus. Lagi masakit ang ulo kasi hindi alam kung saan kukuha ng pera. Gusto mo bang malaman ng mga sintomas ng lakang pera virus? Ito lang yon, meron lang yung, ilan? 11. 11 na 11 sign. Sinyales ng lakang pera virus kapag palagi masakit ang ulo mo. Pagka irritable ka, lagi nahihilo. Nahihilo ka kung saan kakukutkot ng pera. Kasi yung piggy bank mo, tinaog mo na, binasag mo na, pero kulang pa rin. Kapag balisa ka, tulala yung tipong, ayaw mo nang makipag-usap, gusto mo na lang mapag-isa. Masakit ang ulo mo. Pagka irritable ka, lagi nahihilo. Nahihilo ka kung saan kakukutkot ng pera. Kasi yung piggy bank mo, tinaog mo na, binasag mo na, pero kulang pa rin. Kapag balisa ka, tulala yung tipong, ayaw mo nang makipag-usap, gusto mo na lang mapag-isa. Lagi nahihilo. Nahihilo ka kung saan kakukutkot ng pera. Kasi yung piggy bank mo, tinaog mo na, binasag mo na, pero kulang pa rin. Kapag balisa ka, tulala yung tipong, ayaw mo nang makipag-usap, gusto mo na lang mapag-isa. Ka, tulala yung tipong, ayaw mo nang makipag-usap, gusto mo na lang mapag-isa. Kung palagi kang nahihilo, nako, isa rin yan sa mga sintomas. Baka ikaw ay may virus na, nalakang pera. Kaya, mag-ingat. Iwasan. Nagiinit ang pakiramdam. Yan. Ganyan yung mga may lakang pera virus pag palagi mainit ang pakiramdam, mainit ang ulo. Pag sumisikip ang dibdib mo, yan, isa rin yung senyales. Hindi ka makahinga, hindi ka makahinga kasi nai-stress ka na sa mga bayarin mo. Hindi mo alam kung saan kakukuha ng pambayad ng kuryente, ng tubig, ng telepono, ng wifi. Ayan, magsisikip talaga ang dibdib mo dyan. Iba, naging makakalimutin na, nagka-amnesia na, nasa lubong si kumare, hindi na kilala kasi may utang siya. Hindi na makatulog kasi sa kakaisip kung saan kukuha ng pambayad ng mga bayarin buwan-buwan. Hindi na makatulog kasi hindi na alam kung saan kukuha ng pambaon ng anak, pambaon ng asawa, pamasahe ng asawa papasok sa trabaho. Yan isa pang senyales ng lakang pera virus. Yung iba mong kakilala na may lakang pera virus, nagka-eyebag na. Napakaitim na ng mata dito na dinaig pa yung panda. Yung iba naman, nagkaroon na ng maraming pimples, naglabasa ng pimples. Ha? Dahil sa lakang pera virus, biglang nag-change hormones. Naglabasa ng mga malalaking pimples. Nagka-eyebag na. Napakaitim na ng mata dito na dinaig pa yung panda. Yung iba naman, nagkaroon na ng maraming pimples, naglabasa ng pimples. Ha? Dahil sa lakang pera virus, biglang nag-change hormones. Naglabasa ng mga malalaking pimples. Iba naman, wala nang ganang kumain. Wala nang gana kasi sa kakaisip kung saan sila kukuha ng pera, kung paano sila makakasurvive sa pang-araw-araw nila. Pero eto, seryoso. Yung lakang pera virus na yan, madali lang din naman ang solusyon dyan. Alam nyo ba kung nasa ng solusyon? Nasa pera din. Pera. P, ibig sabihin, mag-pray. Unang-una, mag-pray muna kay God. Pwede tayo humingi sa kanya ng senyales, humingi tayo sa kanya ng tulong kung paano natin masusolusyunan yung problema na yan. Kung bigyan ka ng sign kung ano yung dapat mong gawin para maliwanagan ka, para magkaroon ka ng idea kung paano yan mare-resolve. Yung E, yung letter E is to eliminate. Kapag ka may lakang pera virus ka, tanggalin mo muna yung mga unnecessary expenses. Eliminate unnecessary expenses. Kasi kung alam mo na nagipit ka, halimbawa, sanay kayo sa lunch, pagkakakain kayo ng family mo, sanay kayo na
may soft drinks, may juice. Kapag alam mo na meron kang dinadalang lakang pera virus, pwede na mo, huwag ka na munang mag soft drinks, huwag ka na munang mag juice kasi dagdag expenses yan. O sa merienda, o pagka lumabas ka, nakakita ka ng milk tea, magtiis-tiis ka muna, huwag ka na muna mag-milk tea. Kasi unnecessary expenses yan. Kung mahilig kang magkape, bawas-bawasan mo yung pagkakape. Unnecessary expenses din yan. Yan ang po pwedeng solusyon dyan. Then, yung letter R, pera sa letter R is to resell. Pwede mong i-resell yung mga hindi mo naman masyadong ginagamit na bagay tulad ng mga branded mong bag, pwede mo siyang i-resell. Sa panahon ngayon, marami na nagre-resell. Marami nga nagre-resell ng organ eh. Pero huwag mo naman i-resell yung organ mo. Joke lang. Ito, seryoso na. Resell mo na lang yung mga hindi ginagamit na masyado na bagay. Kung marami ka namang sapatos na luma dyan, pwede mo siyang ibenta o dagdag income din yun, di ba? Mag-resell ka, mag-isip ka ng sarili mong idea kung ano yung pwede mong i-resell. Pero huwag mo namang i-resell yung katawan mo, di ba? Then yung letter A, ang resolba dyan sa lakang pera virus, sa pera na letter A is additional income. Kapag alam mo na malala na ang sakit mo na lakang pera virus na to, mag-isip ka na ng additional income. Marami naman dyan eh, na po pwede mong pagkakitaan, online seller. Magtinda-tinda ka dyan ng kung ano-ano. Magtinda ka ng merienda. Para kahit papaano, makasurvive sa mga buwan-buwan na bayarin, araw-araw na expenses ng mga anak or kapatid pagpasok sa school or asawa, pamasahe pagpasok sa trabaho, pwede natin gawin yan. Maraming paraan. Kaya kung ikaw, alam mo sa sarili mo na mayroong kang virus, na lakang pera virus, huwag ka na matakot, huwag ka na mag-alala. May alam akong gamot dyan. Alam mo kung anong gamot dyan? Simple lang. Kailangan mo lang ng cashpirin at paracetamol. Nagtanong ka sa butika kung meron silang tinda niyan at uminom ka kaagad para mawala, maibsan yung nararamdaman mong sintomas ng lakang pera virus. Cashpirin at paracetamol. Nagtanong ka sa butika kung meron silang tinda niyan at uminom ka kaagad para mawala, maibsan yung nararamdaman mong sintomas ng lakang pera virus. Nagtanong ka sa butika kung meron silang tinda niyan at uminom ka kaagad para mawala, maibsan yung nararamdaman mong sintomas ng lakang pera virus. Pero ito, seryoso na ha. Minsan nakakabahala din yung lakang pera virus na yan. Kasi yung iba, sa sobrang balisa nila at tulala, sa kakaisip nila, sa sobrang pag-iisip nila, kung papaano sila makakahanap ng gamot sa lakang pera virus na yan. Yung iba, nauwi na sa depression. Yung iba naman kakilala ko, nag-inom na lang sila ng alak. Nililibang nila yung sarili nila sa pag-inom ng alak, paglalasing, pakikipagbarkada. Which is, kung iisipin natin, hindi ba dapat parang dagdag gastos yun? Diba? Kapag doon natin itinoon. Kaya instead na magbarkada tayo, instead na magpakalasing tayo, mag-inom tayo palagi, isipin natin, huminga ka muna ng malalim, take a deep breath, then isipin mo munang maigi kung ano yung po pwede mong gawin na paraan para maibsan yung virus na yan, para mawala yung virus na yan sa katawan mo. Pwede mo isipin niya mabuti, o pwede kang humingi ng payo sa magulang mo or sa pinagkakatiwalaan mong kaibigan. Pwede mong gawin yan. Wag ka na lang magdagdag ng mga additional unnecessary expenses, kasi lalo ka lang mababaon pagka ganyan. So ayun lang guys, ang aking masasabi sa lakang pera virus na ito. Sana kahit papaano,
nalibang kayo sa aking presentation at kahit pa paano eh may natutunan kayo sa akin. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please don't forget to subscribe and click the bell button. Thank you. Bye. See you on my next one.